Desidido ang pamahalaan na bigyan ng ligtas, moderno at komportableng transportasyon ang publiko. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng ikinasang tigil pasada ng grupong manibela bilang protesta sa Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program. Sa kanyang talumpati sa paglulunsad ng Dongfeng Motors sa Pasig City, iginiit ng Pangulo na makatwiran ang paglipat sa electric vehicles. Ito'y sa gitna ng pabago-bagong galaw ng langis sa world market. Ayon kay Pangulong Marcos, sa pamagitan ng e-vehicles ay hindi lang makatitipid sa gas, kundi mababawasan rin ang greenhouse gas emissions. Binanggit ng Pangulo ang mga programa ng gobyerno sa pagpapautang at pagbibigay ng subsidiya para mahikayat ang paggamit ng e-vehicles. Hinimok rin ito ang pribadong sektor na mamuhunan sa paggawa ng e-vehicles kapalit ng fiscal incentives tulad ng income tax holiday at exemption sa buwis sa capital equipment, raw materials at spare parts. Owning an electric vehicle here in the Philippines also confers a wide range of incentives and advantage. Aside from having priority in the registration and renewal of registration of vehicles at the Land Transportation Office, owners will also get to enjoy exemption from the number coding schemes, amongst others. Para sa MBC Network News, ito si Leth Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.